Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Kahapon lamang binalita ng PhilStar Global na kapag itutuloy talaga ng Blackwater ang pagbebenta ng prangkisa, ang PBA ay magbibigay ng bagong patakaran sa Blackwater Elite. Ang lahat ng trade deals na gagawin ng prangkisang ito ay hindi muna matutuloy hanggang sa magbigay muli ang PBA ng go signal para ipagpatuloy ang trade transactions. Gaya ng ginawa noon ng PBA sa Shell Turbochargers, ang tawag sa patakarang ito ay trade moratorium na kung saan wala munang trade-trade sa magkabilang teams. Bali gagawin daw ito ng PBA para bago mabili ang franchise ay intact pa rin ang mga players at hindi makaalis ang sinumang player na gustong umalis dito. Gaya ng sabi ko, way back 2004 to 2005 season, ang Shell ay nagbigay ng pahayag na balak nilang umalis noon sa PBA. Sumang-ayon naman ang lahat ng ball clubs or teams sa desisyong ito habang pending pa ang transaksyon ng Shell. Ayon kay Kume, mukhang gagawin talaga ito ng PBA. Sinabi niya po ito sa Power and Play program sa Radyo 5. Recently, kung napanood niyo ang aking video last 2 days, dismayado si Duzel Ducey sa kung paano nila tinimbang ang mga sitwasyon. Ang pagkakalam kasi ng PBA, may premature practice ang nagaganap sa Aero Gym. Pero depensa ni Si, aksidente lang ang pagkakagamit niya ng salitang practice para i-describe ang kanilang team meeting. Pero ang mga paliwanag ni Si ay hindi pa rin pinalusot ng PBA. Alam niyo naman sa PBA, konting kembot lang, fine ka agad. Siyempre, buong management yung pananagutan, kaya tumataging ting na 100,000 pesos kaagad yung fine. Tapos, sinamahan pa yan ng 7 days na quarantine sa lahat ng team members at swab testing. Naalala nyo ba yung sinabi ni C na binubuli lang daw siya ng PBA? Tungkol dyan, mukhang may multa na namang matatanggap ang Blackwater owner dahil sa sinabi niya. Ayon kay Kume, magsasubmit daw siya ng findings para sa possible actions na gagawin ng mga PBA Board of Governors. Sabi tuloy ng iba, parang kapit na kapit yata si Kume sa mga boards ah. Wala ba siyang sariling desisyon? Umaasa lang ba si Kume sa desisyon ng mga boards? Ano pat naging commissioner daw si Marshall kung may totoong namamahala pala sa likod niya? Well, kayo nang bahalang sumagot. May investigasyon ng PBA ngayon sa sinabi ni Duzel Ducey at dagdag pa ni Kume, depende daw yan sa pananaw ng governors. Hindi daw niya alam kung anong nasa isip ng board, kung nasaktan ba daw sila or ano. Hindi daw niya alam, basta't hindi lang daw niya masasabi. As usual, laging ganyan naman ang sinasabi niya. Habang si C ay gustong mag-set naman ng meeting kay Willie Marcial at sa Games and Amusement Boards or GAB para ipahayag ang kanyang saloobin tungkol sa premature practice issue. At ang GAB, nagsagawa na rin ng probe sa possible violation sa guidelines ng IATF. Kapag nalaman ito ng IATF, posibleng bawiin nila ang balik practice sa mga susunod pang buwan. Pero bakit ang laki naman yata ng fine? Matatandaan na noon pa man, dati ko na rin naging topic sa video ang tungkol sa franchise for sale issue ng Blackwater. Way back, 2017 ata yun. Sa panahong yun, hindi maitago ng Elite na parang nalulugi na ang business nitong si Duzel Ducey. Hindi kaya'y isang pagdadahilan lang ni Si ang umano'y binubuli siya ng PBA para makover up ang pagkakalugi ng negosyo niya? Ayon sa memo ng PBA, ang lahat ng teams ay responsableng magbigay ng buwan ng sahod hanggang December 31. Kahit hindi pa mag-resume ang PBA until December, may 400,000 pesos kang matatanggap kada buwan dahil nga kontrata yan. Kung nalulugi ng Blackwater tapos may sasahurin pang 400,000 buwan-buwan, paano pababangon ang negosyo ni Duzel Ducey? Sa isang banda, ang kanyang binabato sa PBA na binubuli siya ay meron din namang basihan. Nung binenta ang Barako Bull at Kia, meron bang trade moratorium na patakaran ang binigay sa mga nasabing prangkisa? Bakit ngayon lang ito pinalabas ng PBA nung Blackwater na ang ibebenta? Ibig sabihin, hindi nagustuhan ng PBA ang pinapakita ni Duzel Ducey sa mga Board of Governors at sa Commissioner. So parang lumalabas na napolitika lang din ang Blackwater Management. Agree ka dito? Anyway, kung meron kang opinion, feel free to comment below.
Kinuna naman ang pahayag si C sa lahat ng mga nasabi niya. Humingi siya ng apology sa umano'y premature practice, pero hindi lang daw talaga niya maitago ang pagkadismaya sa PBA. Sa meeting na magaganap sa mga susunod na linggo, anong malay natin, baka magkaayos pala ang kampo ni C at ng PBA. Kaya lang, kahit ganun, hindi ka pa rin makakataka sa fine. Depende yan sa pananaw ng boards dahil sila naman talaga ang totoong nagde-desisyon yan at kung magkano. Tanong pa ng PBA fans, bakit puro fines na lang ang PBA? Ang pagbebenta ng franchise ay isa na ring banta sa mga teams na baka pagkatapos ng Blackwater, may isa pang franchise ang gustong umalis na rin sa PBA. Last 2 months, tumunog itong Alaska na ibebenta na rin ito ng owner sa hindi malamang dahilan. Hanggang ngayon, humihina kasi ang record nila, hindi na rin nakapasok sa playoffs at pagkatapos, lumabas rin ng mga balita na may hindi pagkakaunawa ng management ng Aces. Kung kaya't ang ibang players sa kanila, including Vic Manuel, ay gusto na rin umalis sa team. Pero ayon kay Kume, matagal na daw ang balitang yan at hindi naman daw nagkakatuto. E paano kung sumunod ito sa elite? Ibig sabihin, ang matitira na lang sa PBA, puro MVP at SMC teams na lang. Sa PBA, open naman lahat ng opinion at suggestions natin, pero kung magbubulag-bulagan ng PBA sa mga sinasabi ng fans, eh yan ang mahirap kasi ayon sa PBA chairman, magiging maayos lang daw ang lahat. Oo nga naman, pero sana magdagdag na lang ng teams kesa magbawas at sana magkaayos na ang Blackwater Management, ang PBA Commissioner at ang PBA Board of Governors. Stay tuned para sa inyong shoutout! Ngayon po'y tatawagin ko na ang mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Lard KG or KB Dionaldo, Alessandra Estela, Ruben Domingo, Rosalyn Dave Dagon, Nida Ortega Vlogs na nagpapasubscribe po ng kanyang channel, Robert Sanchez, Sniper Lem, Edzie Siega, Marion Venturina, Edilberto Eram, Dion Evan Basti, Kazioso TV, Dan Castro from Alcobar, Saudi Arabia, El Capitan, Amo Marlu, Delon Saldo, Edly Gomez, Erwin Galio, Noel Vasquez, at kay Joey Rico Park. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Maraming salamat po sa panunod and as always, keep safe po sa lahat. Perfect.